Guys, good morning. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Shamay Javier. Today is Thursday, June 24, 2021. And for today's vlog is mag-update lang po ako dito sa mga kaganapan dito sa aking sari-sari store. And siguro po ay, yun, aalis ako mamaya kasi medyo may kulang-kulang na dito sa aking sari-sari store tulad ng dishwashing liquid. Wala na akong Marlboro lights kasi yun po, wala naman po akong ahente ng Marlboro. Kaya sa palengke ko siya binibili dun sa palagi kong binibilhan, yung suki ko na doon sa palengke. And bibili din ako ng Fortune lights kasi yun yung dalawang ubus na. Taglimang kaha lang naman guys yung bibilhin ko nun kasi hindi naman pass moving sa akin yung Marlboro lights at Fortune lights. So, ang Marlboro lang kasi na mabenta sa akin is Marlboro Red, yun lang. And the rest, yung JTI cigarettes na yung pinakamabenta sa akin. So, kahapon pala, second day ng pa-promo ni Mighty. So, may bagong promo girl kahapon dito sa aking sari-sari store. And yun na po yung last kasi ngayon daw ay nakabase sila sa Rosario, Cavite. So, doon naman sila magpapapromo. So, 2 days sila dito guys. So, malaking tulong na din yun dito sa sales ko ng aking sigarilyo. So, medyo tumaas naman siya ng kahit papano. May naidagdag naman siya. Gawa nung dun sa papromo nila na buy one take one. And then dun sa per piece na pwede sila makakuha ng face mask tsaka lighter. So yun, thank you so much po JTI. At isa yung store ko sa napili nyo na paglagyan ng papromo at maglagay ng promo girl. So ayun, mababait naman guys yung mga promo girl na inilagay nila dito. And super approachable nilang lahat sa mga customers. So, ayun. Kahapon pala, namili ako ng mga kulang-kulang din sa malapit na wholesaler dito. Tulad ng noodles. Yun talaga, pansit canton. Tapos, Lucky Me Chicken. Yun talaga yung ubus na. Sa pansit canton naman, guys, napansin ko, medyo tumaas na yung presyo ng pansit canton. So, hindi na siya 11.80. Kahit sa pure gold, tumaas na rin siya. At kahit dito sa malapit na wholesaler, tumaas na talaga yung pansit canton. So, ang presyo ng pansit canton, guys, dun sa wholesaler is 12.25. And ang bentahan ko lang ng pansit canton is 14 pesos. So, naisip ko, i-maintain ko na lang sa 14 pesos yung price ng pansit canton ko. So, kapag medyo tumaas pa siya ulit, tsaka ako magtataas. So, mahirap naman kasi guys na magtaas ako agad. Kasi yung mga customer natin, gustong-gusto talaga nila yung mababang presyo. Pero, hindi ko inaano sa inyo guys na kung tumaas na lalo, ay i-maintain nyo lang yung presyo nyo na ganun. Siyempre, isipin din natin yung tutubuin natin sa item ngayon. And napansin ko din pala guys, update ko din kayo. So wait lang, medyo malinis dito kasi medyo tabing highway kami guys. So ayun, share ko din sa inyo, napansin ko din sa presyo ng mga kape sa Pure Gold dito sa aming lugar. Ewan ko lang kung sa ibang lugar ay ganun din. So pagtingin ko ng resibo ng Kopi Ko Brown, nag-order kasi ako ng twin pack, isang Thai. Napansin ko yung presyo ng isang Thai ng Kopi Ko Brown is 106 point something. So ayun, nabigla ako kasi guys, diba 12 pesos lang yung bentahan natin ng isang twin pack na Kopi Ko. So, magkano na lang yung tubo natin dun guys, ba? Diba? So, kung mabebenta natin yung 10 twin pack, ba? Diba? Sa 10 twin pack sa isang Thai, 10 times 12, 120, ba? Diba? Tapos minus natin yung 106. So, 14 pesos na lang yung tubo natin dun. And may point pa yung 106. So, konting-konting na lang yung tubo natin sa isang twin pack. Halos piso na lang yung tubo natin. So, ayun, hindi ko pa rin siya guys tinaasan yung Kopi Ko Brown. And napansin ko talaga sa mga bilihin niya yun, nagtataasan sila lahat. So ayun, mahirap pa naman magtaas agad-agad, mabibigla din yung ating mga customer. So minimaintain ko muna yung ganung presyo kahit maliit lang yung tubuin natin. So wait lang guys, meron lamang pong bibili. So, ayun mga kasari, hindi pala siya bibili, dadaan lang. Akala ko kasi, may, pag may naririnig kasi akong naglalakad,
Akala ko papunta dito pala, dadaan lang pa ganun. So, ayun, yung price update sa ating mga paninda. Ayun, nagtataasan na yung mga bilihin natin. And ayun, mga kasari, advice ko lang sa inyo, kapag mamimili kayo, ay always nyo tingnan yung resibo ng ating mga paninda para update tayo. Kasi alam nyo na, malay nyo, binibenta na lang natin sa puhunan yung ating mga paninda. So, wala tayong tutubuin. Kaya tingnan din natin always yung resibo kasi palagi nang nagtataas yung mga paninda. And ayun, yung update ko din pala sa inyo, mga kasari, dito sa extension ng aking sari-sari store. So, medyo nahinto muna siya, guys. Kasi ayun, ipon-ipon muna tayo. Alam nyo naman, hindi tayo mayaman. Maliit lang yung ating tindahan at maliit lang yung ating income. So, ipon muna ulit ng pampagawa ng bintana, pampagawa ng pinto, at pampakuryente at platada. So, yun na lang naman, guys, yung kulang. Siguro nasa ano na lang yun. Mga abutin ng 5,000 or 4,500, ganun, 4,000. So, may ipon na naman ako dito na siguro 1,000 mahigit na to. So, konti na lang yung kulang. So, abangan nyo na lang, guys, yung ayun, yung kalalabasan ng pagpapagawa ko ng extension. And I'm so happy na ayun, patuloy nyo akong sinusuportahan dito sa aking channel. Sa lahat ng mga bago kong viewers and subscribers, thank you so much po sa inyong lahat. And ayun, ano pa bang i-update ko sa inyo? So ayun, mamaya pala ay baka umalis ako. Yun, naikwento ko na nga pala yun sa inyo, nakalimutan. And ayun, bibili din pala ako, guys, ng siomay. Kasi last na yung nandito eh, yung naka-display dito. So, kapag naubos to, wala na akong makukuha sa rep. Kaya, kailangan ko na din bumili. And then, yung garlic nun. So, yung garlic ko, guys, ay ito na lang, guys, yung garlic ko. Isang ganito na lang. And, kailangan ko na talagang bumili. So, ang binibili ko lagi na garlic, guys, is kalahati lang. So, worth 65 pesos na yung kalahati. Medyo pricey din yung ating garlic. So, pero okay na rin naman. At least, nabawasan yung gawain ko kasi, ayan, okay na siya kaysa ako pa yung gumawa, diba, ng garlic. And kahapon pala, mga kasari, lagi kasi hinahanap ng customer ko yung chili ko. Halos 1 linggo mahigit ako or 2 weeks ako hindi nakapagawa ng chili. Bumili na lang din ako sa palengke ng worth 20 pesos. And sobrang katiting lang talaga niya, guys. And pag inamoy ko, mukhang hindi siya maanghang. So kahapon, gumawa ako ng chili. Pakita ko sa inyo. So eto, guys, yung ginawa kong chili. Ayan. Gustong gusto yan, guys, ng customer ko kasi maanghang daw talaga. And puring-puri nila talaga yung chili na ginagawa ko. Ito siya. Minsan nga tinatanong nila kung may chili. Kapag walang chili, hindi sila bumibili. Sayang. Kaya gumawa na rin talaga ako. And kahapon, medyo hindi naman ano yung aking oras. Naisingit ko talaga siya. Umaga ko talaga siya ginawa. Pagkatapos ko magsaing, gumawa agad ako ng chili para ayun, tapos na. And then yun sa delivery pala ng alak at ng soft drinks, hindi sila dumating kahapon. Siguro sana naman ay dumating sila ngayon kasi ito yung lalagyanan ko ng pambayad ko ng alak. So, o-order ako ng 4 na case ng Red Horse tsaka Mountain Dew. Tapos sa delivery naman or sa ahente ko naman ng soft drinks is nasa 1.6 yung worth na o-orderin ko sa kanila. May 1.5, may kasalo, may mismo, tsaka mineral water na maliit. So ayun, sana ay dumating na yung delivery ko ngayong araw. At dito ko na, guys, tatapusin ang aking vlog. Sana ay nagustuhan niyo po ang aking video. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell po para updated po kayo sa susunod ko pang video. And yun nga pala, mga kasari, may ipapa-request lang po ako sa inyo. So please subscribe to my sister's channel and her boyfriend, MK Vlog. So yun po yung channel nila. So ilagay ko na lang po dito yung kanilang channel and ilalagay ko din po sa description box yung link ng kanilang
YouTube channel. So, and guys, thank you so much for watching.